Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng July 26, 2024 na kung saan sa ngayon ay nananatili pa rin na nasa kalupaan ng mainland China ang dating bagyong si Karina. Malayo na po ito dito sa atin pero patuloy pa rin itong hinahatak ang habagat na siya pa rin pong dahilan ng mga pag-uulan na nararanasan lalo na po dyan sa Ilocos Region, Central Luzon at Mindoro Provinces. Pero posibleng unti-unti na po nahihina ang epekto ng habagat ngayong weekend pero dahil po sa LPA na ating binabantayan na nakapasok na nga po sa ating area of responsibility ay posible itong lalakas muli after 2 to 3 days na posibleng hahatak ng habagat pero posibleng saglit lamang na magpapaulan pa rin sa ilang bahagi po ng ating bansa. At kung maging bagyo yan ay tatawagin po sa local name na Bagyong Dindo. Pero paalala lamang po na posible pa rin ang mga pagbabago dito sa forecast kaya patuloy po tayong mag-antabay sa mga susunod po na updates. At ito nga ang pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Maliban po sa mga tsansa ng maulap na kalangitan with isolated rains, lalo na po dyan sa may Metro Manila, ilang bahagi ng Ilocos Region, Benguet, Camarines Norte at Mindoro Provinces, maging pusing po sa may extreme northern Luzon Islands. At sa susunod po ng mga oras ay posible pa rin ang maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains sa may Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan, Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Camarines Norte, Mimaropa, southern part ng Leyte, ilang bahagi ng Caraga, Cagayan de Oro, Kidapawan City at ilang bahagi pa ng Davao Region at Soccsordien. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa habagat ay iwasan na po muna natin ang papalaot sa western seaboard ng Luzon, extreme northern Luzon seaboard at silangang baybayin ng Cagayan dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2.8 to 4.5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ang latest update natin sa araw na ito at ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubukan na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!